Ngayon nga ay nailabas na ng FIBA ang groupings ng mga team sa World Cup, na kung saan nga ay nasa Group D tayo at makakalaban ng Gilas sa first round ang powerhouse team gaya ng Italy, Serbia at Angola. Ang dalawang team nga na ito ay nasa top 4 noong nakaraang 2014 FIBA World Cup, na di naman nating masasabing malas ang group natin. Pero ngayon ay may idea na nga ito si Coach Yengel kung paanong taktika ang gagawin niya. So hindi ko na i-review yung ibang mga groups since ang target naman ng Gilas ay makalusot sa second round. So mga tol, tingnan natin kung ano nga bang taktika ang pwedeng gawin ni Coach Yengel para naman makasabay ang Gilas sa mga team na ito. Una dyan ay play big for Gilas Pilipinas. Since nabanggit ko nga sa isa kong video na ang taktika na ginagamit ni Coach Yeng ay gumagamit siya ng mga big man na may outside shooting. Mas maganda sana kung magiging point guard nga itong si Gabe Norwood. Hindi nga siya legit point guard but an efficient playing making forward. At pwede nating idagdag sa lineup ito nga si Ray Parks na kaya maglaro ng shooting guard at point guard position na masasabi kong missing link nga sa Gilas. Pwede natin siyang ipalit kay Marshall Lassiter o Alex Cabagnot. Sa tingin ko ay magiging effective ang combo nilang dalawa sa backcourt since si Norwood at Parks ay may playmaking skill para sa offense. At para naman sa defense ay dyan makakalamang itong si Norwood kung kasize niya ang mabantayan niya at hindi yung forward sa kabilang team na pwedeng mas matangkad sa kanya. Sa part naman ni Ray Parks ay well developed na siya at siguradong malaki ang maiaambag niya sa scoring para sa Gilas. Sunod nga dyan ay kung makakalaban natin ang Serbia at Italy ay mas okay kung slow pace ang game at pabayaan mag-dominate si Junmar Fajardo sa loob at ito naman si Andrei Blatch ay sa labas. So mga tol, siguro ito na yung time para nga mag-step up itong si Junmar Fajardo sa international level since matatangkad at mga dominante ang mga sentro na makakalaban natin. At ang panghuli ay siguradong kukontrahin niyo ako. Since si Jason Castro ay napanood ko na nga mula nung nasa college pa siya, ang natural position nga niya talaga ay 2 guard at hindi point guard. Kung magiging takbuhan o run and gun ang play, ay mas okay kung si Jason Castro ang magiging shooting guard. At ang magiging point guard nga ay either si Ray Parks o si Gabe Norwood. Since kaya naman nila maglaro ng both position. At kung pass phase nga ay dapat ang nasa loob ay mabibilis din, gaya ni Napoy Eram, Japet Aguilar at Andre Blatch. Ang pwede pa nga idagdag sa lineup ay talagang need isama ni Coach Yeng si Remy Martin as replacement nitong si Baroka or Paul Lee. Dahil nga alam ni Remy Martin kung paano maglaro kung ang opponent mo ay above 6 feet. Kasi nga ay di naman nalalayo ang mga height ng mga player sa USNCAA sa mga player na opponent nga natin sa Group T. Di ko na sinama si Terrence Romeo dahil sa factor na alam naman natin na kaya niyang umiscore. Pero ang problema ay magiging issue siya sa depensa lalo na kung ang katapat niya ay nasa height ng 6'4 pataas. Ang key talaga para manalo ay depensa at huwag maiwan sa opensa.